July 14, 2024 na po mga kaserbisyo. Nako, ako po ay kinikilig. Kilig na kilig. Ngayon po ay Linggo, pero kami po ay nandito para po kumonek sa inyo at sana po kayo po ay kumonek sa amin. No? Ito po ang programang nagko-connect po sa lahat po sa atin. Kung kayo man po ay may problema sa inyo pong komunidad na gusto nyo pong iparating sa iba't ibang ahensya ng gobyerno o iba-iba pong mga NGO, dito po kayo kumonek sa amin pong programa. At ngayon po ay excited po ako ngayong Linggo kasi hindi ako mag-isa. Makakasama ko po ang aming pong head of current affairs and public service, ang head po of programming, walang iba kundi ang aking boss, ang ating pong boss, walang iba kundi si Franco Reyes. Hi, Franco! Hi, Doktor! Magandang hapon po at magandang hapon sa lahat ng ating mga kaserbisyo na nanonood at nakikinig sa kanilang mga tahan. Wow, hayop sa palakpak! Sip-sip! Sip-sip! Ako naman, nanginginig sa nervyos. Okay, so tayo po ay sineswerte. Gusto ko lang ipakilala ang ating pong napakagwapong head of programming. Ito po ang boss ng lahat po ng TV, radio anchors po, ng aming pong teleradio, serbisyo, radio sa East 30. Di ba napakagwapo ni Franco? Salamat, Dok. Pero nandito tayo para magbigay pa rin ng public service para sa mga kaserbisyo natin. Oo, pero maraming salamat, Franco. No? Alam mo, ako po ay sa totoo lang, last Sunday ay parang ano ko, napapagod, no? Pumasok ng Linggo. Pero pagkatapos po ng ating pong programa last Sunday, kung maalala nyo po si Kuya Leo, isa pong mangingisda na nangailangan po ng tulong, siya po ay taga dyan po sa Carles Iloilo. At sinasabi niya na wala na daw sila mahuling isda. At dahil po sa mga illegal activities ng mga ibang mangingisda at saka yung parang hindi kontrolado yung commercial fishing doon, ano, ay natutuwa siya na na-connect po natin siya. Siya po ay kumonect sa atin at siya po ay na-connect po natin sa Department of Agriculture at iba-iba pong mga NGO na siya pong ngayon ay tumutulong na sa kanya. No? So parang nawala yung pagod ko, Franco. Alam mo yun, parang tinext ko pa nga yung anak ko at sabi ko, I found my purpose. You know? Kahit Linggo ay at least ito yung aking good deed for Sunday, di ba? Sabi nga, worship and do good, di ba? So, dapat meron kang good deed for the week. Napakaganda ng episode nyo na yun, Doktora. Napanood ko siya. And very hopeful bawat episode ng Koneka Dyan. At yun yung gagawin natin every Sunday. Na nawa ay mas marami pang kumonek sa atin. Yes, so very inspiring. Tama ka, very inspired po ako dun sa parang nakausap ng ating pong imagine mo, ito pinakamahirap, Franco, di ba? Madami kasing mga issue sa ating lipunan, di ba? So parang, can you imagine na isang mangingisda ay makakausap ang isang USEC ng Department of Agriculture? Kasi humihingi na siya ng tulong sa mga LGU, hindi siya pinapansin, dinededma siya, di ba? So dahil sa ating programa ay nararating niya, di ba, yung mga higher authorities na sana nga, ayun na nga, ay tumutulong na sa kanya ngayon. Nabibigyan natin ng tinig yung mga ordinaryong mamamayan. Correct. Para makarating sa mga kinauukulan yung kanilang hinaing doktora. At sana, mas maging tulay pa tayo kada Linggo at kahit anong panahon ang teleradio serbisyo at radio sa East 30 ay co-connect at magseserbisyo. Yes, kaya kung kayo ay may issue, may problema, connect na po kayo sa akin at kay Franco tuwing Linggo dito po sa Koneka Dyan from 1:30 to 3:30 po ng hapon, di ba? So para fruitful naman ang ating pong Sunday. Okay, so ano ang ating magiging talakayan for today, Franco? Ngayon, Doktora, very exciting dahil pag-uusapan natin ang e-waste o electronic waste. Matanong ko nga sa'yo, Doc Luisa, ilang cellphone na ang nagamit mo since nung bata ka? Oo nga. Actually, nga iniisip ko sa aking, ano, nung ako ay nagda-drive papunta dito, no? Parang nakakatuwa. Nakakatuwa na yung ating, yung, alam mo yun, papunta tayo sa yung ating technology ay paganda ng paganda. Pero hindi natin na-realize meron din itong kaakibat na problema. Diba? So yun po yung ating pag-uusapan nga for today. Oo, yung tanong mo sa akin kung ilan ang aking
telepono. Actually, gusto ko i-share, no, sa larangan po ng medisina, nag-umpisa kami sa pager. Naalala mo ba yan, Franco, yung may pager? Easy call at pocket bell. Correct. So kaming mga doktor, sa pager lang kami nakokontakt, diba? Napapatakbo kami, ayun po, nung clerk ako. Tapos nung naging intern ako, meron ng cellphone. Hindi ko yun makakalimutan, no? May cellphone na. Gaano kalaki yung cellphone mo nandok? Dati yung pinakauna, bago yung pocket bell, meron ako yung malaking base, ganyan, no? Ang bigat-bigat. College pala yun, no? Tapos parang hirap-hirap dalhin. O, kasi gusto akong tawagan ng nanay ko para i-check kung buhay pa ako dito sa UP Manila. Tapos yun na nga, pocket bell na sa UST na ako. Tapos yung, ano, yung pager. Tapos nagka-cellphone na ako. Tapos ngayon, syempre, kakaiba itong ating mga... iba na itong ating mga iPhone, 'di ba? Kakaiba na, 'di ba, ang ating mga at saka mga Android, 'di ba? May mga kanya-kanyang ano to, taon-taon nagbabago yung ano, taon-taon nagbabago yung technology. Every year, 2 years lang ang buhay ng cellphone ngayon, Doc, 'di ba? Nakailang cellphone ka ba, le? Nasa from college days, ilan yung naitapon mo na madami, cellphone? Correct. For television, sinong anong TV yung naabutan mo, Doc? Yung totoo. Yung ano, yung malaking TV na ano, parang naalala ko yung black and white. Black and white? Yes, okay. Yes. Ako LCD na talaga ako. Ah, oh, ikaw naman. Pinapatawa mo ako, Franco. Talaga lang. Okay. Tapos, bukod pa doon, Doc, maraming pang electronic waste ang na pupunta sa ating mga... environment, kasi nga bukod sa cellphone na ayon sa research, nasa almost 4 kilos ang electronic waste na na average ng Pinoy na ano, na didispose. That means kung ang cellphone, ang isang cellphone ay 200 grams each, that is equivalent to 20 cellphones per Filipino per year. So imagine that much waste na napupunta kung saan-saan kung walang proper waste disposal. Actually, nakakatawa tong si Gerson, eh. Ang pamagat ng ating ang ating pamagat for today ay e-waste, sakit e-waste gastos. Parang familiar 'yon, Doc, ah. Oo nga, itong Gerson na to kasi mga kaserbisyo aking pong programa tuwing Sabado ay iwas sakit, iwas gastos. So ang ating pong title for today's episode ay E-waste sakit at e-waste gastos, no? So, ano ba yung mga e-waste sakit, no? So, tama po si Franco. Ang sinasabi po natin dito ay ito po ay malaking problema. Padami ng padami itong mga electronics natin, di ba? Tayo, hindi ka ba mahilig pumunta sa appliance stores? Di ba? Gusto mo makita kung ano yung mga bago. Kung ano yung latest. Kung anong latest kahit sa appliances, di ba? Correct, diba? At yung bagong gadget. Oo, so yung ating pong pag-uusapan ngayon ay ukol po sa electronic waste. O sa ito po yung mga kagamitan na may kuryente, no? So paano ba ito dinidispose? Bakit po importante itong pag-usapan? Kasi nga tayo ay natutuwa, padami po ng padami ito pong mga electronic na ating pong nakikita. Subalit may problema naman pagdating po sa disposal nito at saka sa pagre-recycle, no? Parang hindi po tayo handa, ang buong mundo hindi handa, pati po ang ating bansa ay hindi handa pagdating po sa pagde-dispose, 'di ba? At saka yung banta nito sa kalusugan ng tao, Doktor. Yes, yun po yung ating kinakatakutan. No? So ngayon ay nakikita na natin kasi nga padami ng padabi. Ayon sa World Health Organization, Franco, meron daw tayong 53.6 million na tonelada na electronic waste sa buong mundo. Kung saan, doon po sa 53.6 million na yan, 17% pa lang ang nakokolekta at na didispatch at na maayos na nare-recycle. Pero sa Pilipinas, partner, ano bang ating stats? Sa Pilipinas, top e-waste producer tayo sa Southeast Asia at patuloy pang dumadami yung nakokolekta ng e-waste sa buong bansa. Sabi nga ng United Nations Global E-Waste Monitor noong 2024, nasa 4.7 kilos kada tao ang e-waste na nakolekta sa Pilipinas noong 2022 mula sa 3.9 kilos kada tao lamang noong 2019. Mas mataas ng 800 grams, Doktora, since 2019. Okay, so
Yun po. So ano bang mga issues natin dito, no? Sa pagdami po ng ating mga electronics. So one is may problema tayo sa kawalan po natin ng e-waste disposal facilities, no? Pati yung management. Hindi pa tayo nga handa. So yung disposal at saka yung ating pong infrastructures ay hindi pa handa. So nabanggit po ni Franco, meron tayong kinakatakutan. Ito po yung environmental and health hazards na nadadala po nito po mga electronic gadgets na ito. So isa-isayin ko lang, Franco, no? So ano po yung mga ano ba yung mga toxic waste na dala-dala nitong mga electronics na to? So one of them is lead, no? So ako po ay nag-research. Oh, kasi mahabang pag-uusapan to, dalawang oras na pag-uusapan kung paano ba natin gagawin ng maayos. Paano ka makakatulong na ma-dispose yung luma mong cellphone, correct, luma mong ref, luma mong TV. Huwag nyo huyan itapon kung saan-saan, no? So ipapaliwanag po natin sa inyo, tayo po ay nag-imbita ng iba-iba po mga environmentalists, ating pong mga kaakibat pagdating po sa eco-waste, na siya pong magsasuggest at magsasabi sa atin kung paano natin magagawa ito properly. Okay? So ano ba yung mga health hazards, partner? So one, meron tayong kinakatakutan na lead poisoning. Ano ba yung lead, doktor? So yun po yung lead ay kinakatakutan dahil nga po ito po pag expose ka, maaari itong maka-affect sa iyong brain at sa central nervous, severely damaging, na pwedeng mag-cause ng coma. Pwede ka ma-coma, convulsions, or even death, no? So mas kinakatakutan natin yung mga bata, partner. So lalo na kung buntis at ma-expose to too much lead. So ano po ang nangyayari? Sa pag-aaral po, sinasabi na pag yun nga, yung lead na manggagaling po dun sa mga electronics na ito, yung mga nagsusurvive na mga bata, partner, ay may mga permanent disability sa kanilang behavior. Kapag na-expose ka sa lead, doctor. O kapansanan sa kanilang physical movement, no? Sa kanilang physically, meron silang magkakaproblema. So, yon. So, at tapos, gaano katagal, partner, nagsistay ang lead sa katawan? Sa pag-aaral, nakikita na matagal, ha? Mga pwede magstay sa iyong katawan. Pag hindi daw ito na-excrete out of the kidney right away, it can stay sa bone at sa ipin mo for 30 years. Wow. Yan, so, prolonged exposure sa lead ito, doktora. Ibig sabihin, kung ako ay mga ngalakal ng basura at na-expose ako sa mga electronic waste, gaya ng cellphone, TV na sira, gadget, refrigerator, basta mga electronic appliances, may exposure ako sa lead, posibleng nasa katawan ko siya for more than 30 years. Sustay siya sa bones. Okay, so ang yung sa lead po, hindi through breathing, eh. Not through contact, hindi sa hawak, kundi through breathing at saka pag nakakain ka ng kunyari isang isda na nakakain ito. Na-expose sa lead. Kaya magandang pag-usapan to kasi madami sa ating mga lalakal. Tama ba yun? Pulul ako. Mga ngalakal. Yeah. Yan. Natawa na si Gerson. Mga ngalakal. Diyan ako talo. Mga ngalakal. Ang ating po mga ngalakal, aba nag-disintegrate nitong mga electronics sa ating mga rivers, sa ating bodies of water. So pag ni-release mo yan dyan, ayan na, nandyan na sa mga ating isda. Tatagas, kumbaga, sa body of water kung malapit sa sapa, sa ilog, sa dagat, ma-expose yung mga lamang dagat dun sa lead na kinalakal, correct, ng mga kababayan natin. To correct. So yan ay makakarating na sa ating katawan. Okay, so it gets into our system. Basta ang effect nito at is your central nervous system ang affected, no? So isa pa ho dun sa mga toxic waste na binabato po nito mga ating po mga electronic waste ay ang mercury. Partner. Mercury, naririnig ko lang yan sa mga minahan, doktora. Yes, yeah, so yung mercury ay maaari naman makuha three ways, through contact, pag nahawakan. Kapag nahawakan, or pag okay. Nainitan. So ito pa lang itong mga electronics na to, nagre-release. Hindi ba aircon ng mga mercury? Hindi ko yan alam. Meron siya. I'm sure meron siya. Nagpapatawa ka ba? Hindi ko nakuha yon. Oh, go ahead, Doc. Okay, so I'm sure meron siya kasi appliance siya. So isang aircon sa mga, di ba nga, lahat ng electronics ay may kuryente. Okay, so ito yung mga top three na toxic waste, no? So yung lead, mercury, at saka itong polybrominated diphenyl ether. Okay, so pinapaliwanag ko lang po na
ang Mercury nga po ay kasali dun sa mga nare-release nito pong nitong ano partner nitong mga electronics at kapag mga e-waste. Oo. So sabi dito, pag nainitan pala tong Mercury, nagiging ano siya, colorless, gasless at yun na nga, pwede siyang masinghot mo. Masinghot mo at pwede siyang by contact pag hinawakan mo, unlike sa lead, no? Ang mercury pag hinawakan mo, papasok sa... May reaction siya agad, Doc, sa katawan? Meron siyang parang doon may sensitivity kagad to the skin, but it can get to the bloodstream. Okay. No? So yun po. So again, what is the side effect? What are we afraid of? Okay, so pwedeng... Ang tanong mo, may effect kagad? Yes, no? Meron irritation sa mata, sa balat, pwede kang ubuhin, sa stomach, ayan, mahirapan ka huminga, merong mga nagre-report ng headaches, tapos nanghihina yung kanilang muscles, napapagod sila kaagad. So nakukuha po natin yung mercury from eating also fishes. Actually, gusto ko sabihin sa ating mga kaservisyo partner, ang mga buntis, nagpapadede at saka mga ano to, buntis nagpapadede at gustong magbaby at saka yung mga batang less than 6 years old, sinasabihan huwag masyadong kakain ng mga isda na mataas in mercury. Ano yung mga isdang yun? So kunyari meron mga marlin, may mga ahi tuna, ayan sinunod ko, swordfish, yan yung mga yan yun, no, yung mga king's mackerel, mataas sa mercury yan kasi nga pag masyadong mataas ang mercury content sa ating katawan, lalo na if you're pregnant, at sa mga babies, na-affect yung kanilang utak nila. Yan nga. So, na-mention mo doon yung lead, mercury, ano yung pangatlo na? Ikaw, partner, nandiyan. So, pangatlo. Ayan yung polybrominated diphenyl ether. Okay. Ano? Medyo technical. Hindi ko siya maintindihan. Ako. PBDE something. Okay. So, ito lang ah. Ito yung mga nare-release. Yung polybrominated diphenyl ether, no? Ito po ay siya ay isa sa mga nare-release, no? Sa mga ano nga, sa mga health risk siya sa atin. Darling Gerson, wala dito nakasulat ko anong effect sa katawan sa iyong research, no? But itong brominated flame retardants, makikita siya sa mga e-waste pa rin. Oo, so ito ay nakikita rin natin sa mga electronic furniture and building materials. So, okay. Yung isa, okay, so mercury, lead, brominated flame retardants, meron naman siyang effect sa endocrine, no? Nagkakaroon ng thyroid dysfunction, nagkakaroon ng... Sa goiter. Oo, sa goiter, o kaya yung mga toxic endocrine effects. So, nandyan na yung mga diabetes, thyroid disease, yan, etc. So, ayan. So, papa-research pa natin kay Gerson. Gusto namin malaman, Gerson, kung ano ang effect ng polybrominated diphenyl ether sa katawan ng tao. Because yun ang isa sa mga ano, sa mga nagko-cause ng health hazards sa atin. So, sa ating pong pagbabalik ay tayo po ay may makakausap partner. Yes, Doc. Marami tayong bisita ngayong hapon. Isa na dyan si Ginoong Dante Lista, isang pollution control office officer ng bagong silang treatment storage and disposal facility sa Caloocan City. Ito yung isa sa tatlong treatment and storage facility sa bansa. Kasama rin natin mamaya si Tony Dison, isang campaigner ng Ban Toxics at Eco Waste Coalition. Si Crispian Lau, Vice Chairman ng National Solid Waste Management Commission. Sino pa daw ang kasama natin? Si Jake Aniel Impreso, isang accredited pollution control officer ng HMR EnviroCycle Philippines. At sina Omar Kamay at Clarence Alver de la Cruz ng The E-Waste Project. Tumutok lang po kayo dito sa Connect Ka Dyan dahil marami po kayong matututunan, marami po kayong dapat malaman ngayong hapon. Yes, so sumali po kayong lahat sa aming punghuntaan kung kayo po ay may problema doon sa electronic waste sa inyong lugar, no? Meron kayong suggestion sa amin, di ba? At meron kayong mga gustong idaing, di ba? Na-experience nyo na o kayo po ay isang mangangalakal. Okay, tapos naka-experience kayo ng parang health issue dahil sa inyong trabaho, di ba? So mag-text lang po kayo sa amin sa 0919-278-3000. Yan po ang aming Viber number. Okay, so dyan lang po kayo. Magbabalik po ang... Connect Ka Dyan!
Nagbabalik po ang Connect ka dyan. Pinag-uusapan nga po natin ngayon pong hapon ang tungkol po sa mga ating po mga electronic waste. Dami-dami na natin mga electronic gadgets, electronic appliances, lahat po ng kagamitan na may kuryente. Ito po ay may problema tayo sa disposal niyan at pagre-recycle niyan dahil hindi po handa ang buong mundo at ating po, lalo na ating bansa pagdating po sa recycling, pagdating po sa mga infrastructures na gagawa niya. At atin po yung team, no? So tayo po ay makikibalita kung ano na po ang mga nagagawa na ating pong ating gobyerno at ano po naman ang mga inahing po na ating pong mga kababayan na siya pong affected dito sa electronic waste, okay? So kanina ay nabanggit natin na mostly ang na-release nitong mga electronic waste, yung toxic waste ay mga lead, mercury, at ito nabanggit namin ni Franco yung polybrominated diphenyl ether. Okay, so itong tatlo pare-pareho lang halos, no? It affects mostly children in utero, ibig sabihin yung pinagbubuntis ni nanay, at mga bata less than 5, yung mga developing kids. Oo, patay tayo dyan kasi pag sila po ay na-expose dito, yung toxic waste from this electronics ay affected yung kanilang neurodevelopment. So sila po ay mababa ang IQ, nagkakaroon po sila ng visual and hearing impairments, nagkakaroon po sila ng mga behavioral disorders, nagkakaroon po sila ng mga ganyan, nagiging impulsive. At, motor skills din, Doc. Sabihin na natin, andyan na yung mga sakit. Sabi nga, yung mga ADHD, mga autism, lahat po ng mga issues, no, na memory, comprehension. So, neurodevelopment naman. Talaga. Yes, oo. Okay, so for today, meron tayong ating kababayan na kumonek sa atin at ating pakikinggan kung ano po ang kanyang problema. Okay, Franco? Makakasama po natin sa linya si Ginoong Dante Lista, Pollution Control Officer ng bagong silang Treatment Storage and Disposal Facility sa Caloocan City. Magandang hapon po, Sir Dante, Franco po, and Doktora Luisa sa Koneka dyan. Oh. Ayan. Hi, Kuya Dante. Yeah, ganda hapon po. Kayo po ay Pollution Control Officer dyan po sa Caloocan, no? Ito pong inyo pong treatment, storage, and disposal facility ng mga electronic waste ay bago po ito, hindi po ba? Yes po. At ito po is exclusive sa ngayon para sa mga household, ano? Household electronic waste. Alright. Ano po ba ang primary function, Sir Dante, ng isang treatment and storage facility for e-waste? Ano po yung talagang ginagawa ninyo, sir? Siguro, sir, balikan natin, ano, pag-usapin sa ganyan, gano'ng importante, balikan siguro natin muna yung, ano, no, yung sinasaad ng Republic Act 9003, ano, kung saan sinasabi na yung barangay, ang responsibility ng barangay ay yung para sa mga biodegradables o nabubulok at saka po doon sa mga recyclables, yung pong nare-recyclo, napapakinabangan, no? Pagdating naman po sa responsibilidad ng syudad, ito naman po yung sa mga tinatawag natin na mga special waste, no? Ito yung mga special waste sa household na nagtataglay ng ano ng mga toxic components o lason, no? At kabilang nga po dito sa special waste nito, yung mga tinatawag nating electronic waste. O particular itong mga household electronic waste natin. At isa pa po sa responsibilidad ng syudad o munisipalidad ay yung residual waste, o yung pong wala ng pakinabang. So ito yung mga kinukuha ng mga garbage contractor, ganun. Now, yung sa special waste, problema po yan. Kasi wala pa pong nailalagay na sistema ang mga munisipalidad o mga LGUs pagdating sa proper collection, no, treatment and disposal, no, nitong mga household electronic waste. So 24 years na po ang Republic Act 9003, wala po tayong paglalagyan pagdating po sa household. Yung pong mga nasa commercial, yung mga nasa industrial, meron po tayo niyan. May mga pasilidad po tayo para dyan. Pero para po sa household, wala pa po yan. Ibig sabihin po ninyo, Sir Dante, kulang pa po ang batas para sa household electronic waste disposal. Well, I would say, ano naman, andun yung ano, pero kulang po pagdating dun sa implementation. Pasilidad talaga na mag-ano dito. Kasi,
meron tayong collection pagdating halimbawa sa mga MRFs natin sa barangay, pero yun nga po, medyo hindi natutukan yung pagdating po doon sa sinasabing special waste, particular yung electronic waste. Sir, sinasabi niyo po na parang yung roles, no? Dinefine niyo po yung roles. Ang sabi niyo po, ang syudad ay for the special waste. Who are you referring to? Sino po yung syudad? The LGUs to, no? So lahat ng ano natin, lahat ng mga municipalities, cities, sila talaga yung may mandato, no? Pagdating dun sa proper collection, disposal, yung treatment mismo ng mga electronic waste, special waste in general. Sir, correct me if I'm wrong, ang pagkakaintindi ko po, meron pong itinatag, tama po ba ito, sa parang nagkaroon ng collaboration ang DNR sa kay ilang mga eco waste na grupo, okay, para magtayo po if I'm correct nito pong mga treatment, storage, and disposal facility. At I believe sa Caloocan meron, sa Malabon at sa Baguio City. So ito pong tatlong tinayo na treatment, storage, and disposal facility for electronic waste ay bago. At ito nga po ay inumpisahan noong 2019, tatlo pa lang ang inatatayo. Kayo po ba ay kasali dito? Hindi po. Yes. Yes po, at kami po actually yung kaunahan. No? So, yung tinutukoy po ninyo, ito po yung proyekto ng DNR, EMB, United Nations Industrial Development Organization, na funded po ng GEF o Global Environmental Fund. Ano po? At dito nga, ito yung ang tinatawag ng program, which is implementation of PCB management programs for electric cooperatives and safe e-waste management. So dalawang component po yon, PCB management, dito po sa mga galing sa mga transformer oils, and then itong safe e-waste management, galing naman po sa mga electronic waste galing sa bahay-bahay. And part of po ng programa, luckily, nagkaroon nga po, because of the project, nakapagtayo ng tatlong MRF na converted sa isang treatment storage and disposal facility. Kaunahan po kami sa Caloocan, nasundan po ito sa Malabon, sa Barangay Dampalit, at pangatlo nga po yung sa Barangay Bakaking Central sa Baguio. Oo. So tatlo pa lamang po kami sa buong Pilipinas. Oo. So parang ano, Franco, no? Kasi parang grabe, itinanong mo ko kung ilan na cellphone ko ang tagal na. Sabihin tayo ay diba, dami ng electronics na nabili. Diba, ang dami ko na rin TV na palit, diba? Palaki ng palaki, paganda ng panipis ng panipis, diba? At paganda ng paganda. Pero ngayon lang tayong 2019. Nagkaroon ng isang facility, 2000, at tatlo pa lang ang naitatayo sa ating bansa para makatulong nga sa ating electronic waste, no? Kaya ito nga, kausap natin si Kuya dito sa treatment, storage, and disposal facility na kauna-unahang naitatag, no? Diyan po sa Caloocan. Okay, sir, ano po ang ano nyo po? Can you tell us ano po yung mga... Well, good news naman yon, no? Yes. In fairness, na may meron. Meron, oo. At sana nga ay maging pilot ito, makita natin kung ano yung mga magiging problema and challenges nila para sa gayon maging aral, no, sa mga iba't ibang LGU. So sir, yung inyo pong lugar para lang po sa Caloocan, no? Tumatanggap din po kayo sa mga Karatig, yung mga kakatabing ano, LGU. Oh, tama ba yon? Lungsod. Okay, go. Yeah. Under po the project, tumatanggap po kami ng mga electronic waste na po sa ibang lugar, no? So nagkakaroon po kami ng tinatawag natin mga memorandum of agreement sa iba't ibang lungsod, barangay, no? Particular po ngayon, ang buong syudad ng San Jose del Monte, no, nakarating namin, may memorandum of agreement po kami na kami ang kumukuha dun sa mga electronic waste, sa household electronic waste ng kanilang buong 62 barangays. So, wow, yun po yung, hopefully, luckily, ganyan po yung nangyayari. So, katulad nga po nabanggit niyo, marami kayong mga cellphones, ganun, ano, ibang mga used gadgets sa bahay, bawal po kasi ito na itapon sa ordinary garbage, no? So, yun nga yung problema, saan mo ilalagay, saan mo dadalhin? And luckily, meron na po tayo ngayon, very limited nga lamang talaga, tatatlo pa lamang po kami sa bansa. Salamat po, Sir Dante. If ako po ay isang consumer, ganun po, may cellphone po ako na nasira,
hindi na po gumagana. Dadalhin ko po ba sa TSD or ano po yung sistema sa Caloocan in particular ng pagdi-dispose ng e-waste? Mm-hmm. Yeah, doon po sa mga LGUs, no, na barangays na meron na kaming memorandum of agreement, ito po is ini-schedule po namin, may mga schedule po kami ng schedules ng pag kolekta sa kanila. Now, marami din po na yung ibang mga ano na kumbaga na nakita nila dito pala pwede. Ang ginagawa po is nagko-coordinate din sa amin yung iba na pinapalalabo. For example, galing galing pa ng Imus Cavite, pinapadala po nila sa amin, no? Doon po sa mga malalapit na kaya po namin maservisyohan, makuna ng aming vehicle, kinukuha na lang po namin to. So once na dumating po yung e-waste, sabihin natin na e-waste, cellphone man yan or whatever na appliance, Sir Dante, ano po yung first step? Pag dumating na sa inyo yung material, ano yung mangyayari dun sa material hanggang sa maging safe na ba siya or recyclable or ready for disposal? Let me siguro share po sa inyo yung current na ano namin na proyekto po namin, ano, under the sa EMB Unido GF project, ano po. Right now po we have an ongoing ano pa project kung saan ito pong mga samahan sa different barangays namin. We have different barangays na na-identified. Ito po mga ito is may mga magbabaklas na tinatawag, ano. So parang yung mga mangangalakal na binabanggit kanina ni Doktora, ito naman po yung mga magbabaklas mismo, no? So right now yung proyekto po is ang ginagamit ay naano po namin, so kinukuha namin is mga old television sets, no? Old TV. So lahat po ito dinadala sa pasilidad namin. Pagdating po sa amin, ito ay aming tinitimbang for mass balance, nilalagyan ng code for identification, and then isang importante po na ginagawa namin doon is sinasubjects namin sila sa tinatawag na XRF spectrophotometer reading, no? Dito po sa XRF spectrophotometer reading, dito po namin kinukuha yung pong nabanggit kanina ng doktora na level ng polybrominated diphenyl ether, no? Isa po ito sa mahalagang component ng proyekto namin kung saan kinukuha namin ang datos pagdating sa gaano ba kataas ang bromine content ng isang equipment for isang gadget for in particular sa amin ito nga pong television set. Tinitingnan po natin ang polybrominated diphenyl ether po, ito po is naandun sa casing ng TV. Bakit po may bromine content yun? Kasi nga po ang bromine kasi is a flame retardant, no? So ang ginagawa nila, marami silang proofing. Flame retardant ito. So, the higher the bromine content, mas siguro, mas rigid, mas ganon. Pero at the expense nga po of the environment, kasi polybrominated diphenyl ethers is isa po ito sa mga persistent organic pollutants. Sir, paano natin inihikayat yung mga kababayan po natin, mga kaserbisyo natin na huwag niyong basta-basta idispatsa yung mga gamit ninyo? Dalhin niyo dito sa TSD para naman mai-process ng tama. Paano, may incentive ba? May discount ba? Binabayaran ba natin yung mga material na yon, Sir Dante? Or kusang loob nilang dinadala? Yeah, right now po we have massive information education campaign po, no, regarding dun sa household electronic waste, no, na kumbaga people should know, households should know that sila is may responsibilidad sa proper disposal ng mga ito, kasi ito is nagtataglay ng lason, no? So kung ang mindset before is kumbaga kailangan bayaran mo ako dito, yun ang kalakaran. We try to shift that, ano, kasi yun nga po, they should know that they have at their own homes mga bagay na nagtataglay ng lason, no? So sa ngayon po, as far as the project is concerned, sa samahan, ito yung sinosoldered ng proyekto, pero going into the sustainability phase po namin, uh-huh, hindi na po namin ito binabayaran, but because ini-inform ang mga tao na dapat makuha na ito at maalis na sa inyo, kasi nasa inyo yung ano, na kumbaga yung risk na
meron kayong gadgets sa inyo na may ano na toxic and hazardous. Tama, ano? Gusto ko lang i-second emotion, Kuya Dante. Tama po kayo. Hindi kasi yung ating kalakaran, di ba? Yung basura, ibebenta mo sa junk shop, tapos gusto mong kumita, di ba? This is, ito po ay kakaiba. Kakaibang basura. Solid waste siya, pero 70% of hazardous waste ay dahil po sa electronic waste, no? So ito po ay, so tama po si Kuya ang panawagan sa ating pong lahat pag mga gadget. Kasali na po dyan, sir, di ba yung mga baterya? Hindi po ba? Baterya ng kotse, baterya sa flashlight, tama po ba? Baterya sa... Basta electronic. Basta relo. Tama, no, Kuya? Tama po yan. O, yung mga baterya. Lahat po ng gadget o lahat ng kagamitan may kuryente, hindi po yan para itapon lang sa trash can, no? Dahil nga po, kapag po yan ay nakuha ng mga mangangalakal, tama ba yan? Or mangbabaklas. O mangbabaklas, yun na lang. Mangbabaklas. Pag yun ay nakuha at dinisintegrate yan kung saan-saan lang, eh, mga, yun na nga ang danger, maaari pumunta sa lupa, maaari pumunta sa atin, no? Through food chain. Partner, iikot yan. Ayan na nga, yung mga toxic waste na makukuha from it ay makukuha rin ng ating katawan, no? Makukuha ng ating mga anak. So, yun po yung ating concern dito. Pero sir, bago po tayo matapos, I want you to stay dahil po gusto ko munang malaman ano ho ang mga challenges ninyo. Kasi kayo ho ang kauna-unahang treatment, storage, and disposal facility para po sa electronic waste sa ating pong bansa. Ano po yung mga challenges nyo na gusto nyo pong ma-address para po makatulong sa inyo, marinig po ng ating pong mga guests. Ilan ang guests natin, partner? Tayo ay may isa, dalawa, tatlo, apat pa. Apat na guest na maaaring makabigay solusyon. Yun na nga, i-connect po namin kayo sa kanila. So ano po yung mga challenges ninyo? Okay. Sa amin ngayon, ano po, we do household collections. Sabi ko nga, for example, the entire city of San Jose del Monte, kinokolekta po namin itong mga nila, mga electronic waste nila. Pero dahil nga po ito isang electronic waste na nagtataglay yan, no? So karamihan po dito, while household electronic waste basically is kumbaga ito is mga parang mga recyclables din naman actually, no, pag dinismantle mo ito, dinisintegrate mo ito, these are recyclables, no, na bebenta sa junk shops. By the way, yung palang ano, gusto ko bigyan ng diin, ang junk shops ay hindi pwedeng mag-dismantle sa lugar nila, sa junk shop mismo. Pero bawal Sir po Dante, yun, bawal sa batasyon. Sa totoong buhay, pag tiningnan natin ang junk shop, ang daming nakarol yung tanso eh. Yes, yeah po. Pwede nilang bilhin yung dismantled na, disintegrated na, pero hindi sila pwedeng bumili. For example, isang buong TV, tapos doon nila i-dismantle sa junk shop nila. Bawal po yun. Yung sila yung magbabaklas. Dapat yun, sa TSD po, babaklasin. Tama ba, Sir Dante? Kasi hindi sila trained for that, no? Alright. Balikan ko lang yung magbabaklas, Sir Dante. Nung wala pa itong facility na ito, itong TSD, paano yung proseso ng mga residente na nangunguha ng mga e-waste? Yes, sir. Sa case po namin, ano, sa Bagong Silang and elsewhere, kahit sa anuman po ng mga ano, ng mga lugar na meron tayo ng mga informal waste collectors and dismantlers, normally ginagawa po nila 'yan sa tapat ng bahay nila, sa patwalk, sa footpath, sa tabi ng creek, no, yung mga ganyan. Sa ibang lugar, sa Malabon, sa Longo, sa Kapulong, sa tabi ng kalye, no? And then doon nga po ang masakit cathode ray tubes, ito po yung mga old TV, yung mga TV sets natin, yung mga luma, no po. So, ang mga ito sa kasamaang palad, binabasag pa yung picture tubes. At doon po natin nakukuha yung nabanggit kanina na lead, no? Ito po mataas ang level ng lead doon sa loob ng picture tube, no? At yun nga po yung ginagawa nila, without the project yet, sila ang nagdi-dismantle nito sa lugar nila, exposing themselves, exposing yung mga anak po nila sa risk na ito, no?
Yung nabanggit din kanina yung mercury ano po at isa sa pinaka source ng mercury pagdating po sa households natin ay yung pong ating sa mga busted fluorescent lamps. Diyan po mataas yung mercury, no? At yun nga po nabanggit ko rin na yung polybrominated diphenyl ether, ito naman po isa nakukuha doon sa mga plastic casings ng mga old TV. So before the project, lahat po ito binabaklas lang doon sa kanilang lugar, no? In fact, sa isang lugar sa parte ng sa aming syudad, sa Caloocan, sa Camarín, meron po kami parang tinatawag namin na CRT Island, ano po? Lahat ng mga nabaklas na yung mga sinira o binasag na picture tubes, andun po sa ano, andun po sa ilog, no? So tama po kaya doon sa pagdating doon sa contamination, andun na sa nasa tubig na yung ano, yung lason, yung lead. At nakain na ng mga isda at nakain na ng tao. So follow-up question ko, Sir Dante, sa tagal po ninyo na pollution officer, may naitala na po ba na aktwal na nagkasakit? Yung nakita niyo mismo na itong taong to nagkasakit dahil na-expose siya sa pagbabaklas ng electronic waste. At ano po yung nangyari sa kanya? Well, siguro sa barangay namin, I would say, meron pong grupo ng mga Japanese expert scientists. Actually, they conduct a study, mga parang sa mga doctoral studies nila. Pumabalik sila doon sa lugar kung saan nagkakaroon ng mga pagbabaklas at nag-eksperimento sila doon sa ilan sa mga may mga mayroong mga manukan, yung may mga nag-iitlog na manok. At doon po sila nag-eksperimento. At yun po, medyo hindi po maganda, hindi kagandahan yung resulta. Talaga pong mataas yung level ng contamination. Nakita so, po doon sa manok or sa tao, Sir Dante? Ito po is doon sa manifestation pa lamang doon sa manok. Pero evident po kasi pagdating doon sa tao medyo iba rin talaga. I could not quantify or I could not qualify kung paano ano, pero makikita naman natin na parang iba rin talaga yung pagano ng mga lalo na yung mga bata, no, na naka-expose dito. Okay, sir, tayo po ay magko-commercial muna at sa ating pong pagbabalik, so isa-isayin po natin ano niyo po i-line up niyo po yung challenges ng ating pong first. Ito po yung first electronic waste treatment storage and disposal facility sa ating bansa sa Caloocan City. Ana siya pong itinatag, tama, 2019 lamang. 2019, bagong bago. Very, very recent, no? So we want to know the challenges at saka ano yung mga good news din, no? Mamaya tatanong natin along the way. Sir, yung challenges muna para marinig ng ating mga next na magiging panauhin. Okay, so dyan lang po kayo at wag ho kayo aalis, sir. Magbabalik po ang e-waste sakit, e-waste gastos ang episode. Eh kasi naman to eh. Magbabalik ang e-waste sakit, e-waste gastos episode. Ayan, nalito tuloy ako. Ikaw talaga, Gerson. Bye! So dyan na kayo. Magbabalik po ang Connect ka dyan. Nagbabalik po ang Connect ka dyan. Mahirap palang kasama ang boss sa set. Huli ka agad pag may mali. Ano? Ayan na, ninenervous na kaming lahat. Sinisita eh. Sinisita eh, ni Boss Franco. Okay, so dito po nga tayo for today's episode ay pinag-uusapan po natin yung proper disposal po ng ating pong mga electronics, ating pong mga kagamitang may kuryente. Kasi yun po daw ay may toxic waste, no? Hindi pwedeng i-shoot lang sa trash can o dalhin sa junk shop at kung ano, no? Dapat po ito ay may proper facility na siya pong who will take care of proper disposal, 'di ba? Kasi nga po pag nag-leak, ito na nga sinabi ni sir, ang mercury sa fluorescent light pinakamadami, yung lead, no, diyan po daw sa picture tube ng telebisyon. Tapos itong polybrominated, tama ba 'to? Polybrominated na lang diphenyl ether, no, na nasa casing pa ng ano, kasi ano siya, anti-fire fire retardant doon sa casing ng television, no. So these are, kala mo wala lang, 'di ba? But iyon po ay hindi na, if it's not disposed properly ay may hazard effect sa ating pong katawan, lalo na sa ating mga kabataan. Di pa pinapanganak, may problema na. So let's all have a concerted effort, lahat po tayo, no? Ngayon ay natututo din ako, partner, sa dami ng aming electronics ay dapat pala ito hindi lang kung saan-saan pinapadala, kundi sa, yun na nga,
thankfully, meron tayong first treatment, storage, and disposal facility ng ating po electronic waste sa ating bansa dyan sa Caloocan. Sir, pa isa-isa lang ang inyo pong mga challenges ngayon since 2019 para marinig po ng mga susunod nating panauhin. Si Sir Dante yung sasagot for that Sir question. Dante? Kuya? Nandiyan pa ba? Parang nawala. Kuya Dante? Yes, ma'am. Hello? Oh, sige, pwede lang pakisabi sa amin isa-isa po. Ano po ang challenges ng inyo pong treatment, storage, and disposal facility ng electronic waste dyan po sa Caloocan mula po nang kayo po ay nag-umpisa nito pong 2019? Well, yes. Yung pagsimula namin, we are lucky that all of the technical, financial, and everything are shouldered by the project partner, the implementer, which is DNR at saka UNIDO. No? But we're now going to our sustainability, we will be on our own, starting next month, we will be on our own. No? Ang nakikita namin talaga na medyo malaking problema is that while there is a national law regarding sa hazardous waste management, wala tayo pagdating sa local ordinances. Isa sa pinakang critical siguro yun na problema no para ma-address natin ang problema sa electronic waste lalo na sa household level no kasi hindi okay lang do sa industrial eh meron tayong law dyan at meron tayong naka-in-place yung mga dapat gawin alam ng mga planta kung ano mga requirements nila no pagdating sa household wala tayo unang-una ang households hindi mo man sila pwedeng ipa-register sa isa-isa sa DNR as generator, no? Parang ganun, no? So, what we need really is a local ordinance, no? Na talagang nagsasabi, bawal na magbaklas, bawal na itapon yung ganito, at dapat lamang, dapat lahat ng ito is pupunta lamang sa isang TSD o accredited facility capable of treating collecting this kind of waste, no. So critical 'yon, una local ordinance, no. Ordinansa, so legislation. Pangalawa siguro isa sa nakita naming experience of we are collecting household waste sa mga syudad, no, sa mga different barangays. And nakukuha talaga namin after we dismantle, no, meron namang may mga recyclables naman na talagang we have revenues on there, no? Pero hindi ito sapat pagdating, for example, I'll concentrate, for example, sa isang television set, sa isang old TV. Sa isang old TV, maximum lang makukuha mo na recyclables na revenue para dismantle mo na ang isang TV, maximum na makukuha mo lamang dyan na revenue is between 150 pesos to 200 pesos. Ito yung mga tanso, yung mga plastic, and everything. No? So, yun yon, mga 150 to 200 pesos. Pero yung cost ng disposal ng picture tube ay napakamahal. It cost about 250 to 300 pesos. So, lugi pa. No? If you treat old TV, ay mag-aabono ka pa. Ang pasalidad ay mag-aabono pa. So, yun yung isang tinitingnan namin na baka kung ito ay collection sa isang LGU, halimbawa, kinuha natin to sa mga bahay. For example, Caloocan. Kinuha namin sa buong Caloocan, meron kami nakuha 100 TV. No? Isa sa tinitingnan namin no, is makakatulong kaya ang LGU sa disposal cost nitong mga electronic waste na ito na nagtataglay ng lason. No? Doon kasi medyo talagang may problema. Medyo mahal. At hindi kayang i-sustain ng isang community-based TSD facility. We are a community-based. We are not as differentiated dun sa mga commercial na TSD facility na I think isa sa mga guests ninyo ngayon, no? Kami is isang community-based lang, no? At ang kinikiter namin talaga ay exclusive para sa mga households. Sir, saan ho galing ang funding ninyo? Right now, yung sa project namin, we are still being funded by UNIDO, no? Through the Global Environmental Fund. This is an international funding. Pero yun nga, we are going into our sustainability phase. Mm-hmm. Kumbaga, we should stand alone, no? We should, paano yun? Paano ho ang hakbang ninyo? Right now, yun nga po yung namin talaga, e-waste collection sa mga different, no? But then, yun nga po, it will not
okay lang sana kung makukuha namin yung release. Pero for example, 100% recyclables, walang tapo, walang kumbaga, hindi. Pag-dismantle, isa, ano, pero laging merong waste, laging merong hazardous component na kailangan mong i-treat. Correct. Oo. So yun, dun kailangan mo ng tulong. No? Yun po yun. Isa po yun sa talagang problema. Okay, okay sir. Sige, so mamaya babalikan natin isa-isa. Okay, so ngayon naman ay makakasama natin ang partner, si Crispian Lau. Siya ang Vice Chairman ng National Solid Waste Management Commission. Tama-tama kasi, Doktora, binabanggit ni Sir Dante is policy. Kailangan nila ng ordinance. And yung NSWMC, baka may comment din about that. Kasi, Sir Crispian, magandang hapon po muna pala. Franco Reyes po at yeah. Doktora Luisa sa Koneka dyan. Yeah, isang makakalikasang hapon po sa inyong lahat. Hello, sir. Makakalikasang hapon po, Sir hapon Crispian. Po. Sir, may existing LGU po ba tayo na may particular ordinance na about e-waste? Aside from RA 9003 na general, I think general kasi yung ano niya eh, yung scope niya, yung binabanggit kasi ni Sir Dante, mas specific siya sa LGU. Well, technically, no, the development of local ordinances for the LGUs is encouraged. Pero naka-embed na po yan dahil maraming LGU ang nag-adapt ng RA 9003 at nasa mandato na po ng ating mga batas na ang hazardous waste na nagagaling po sa mga kabahayan ay kailangan po local government unit ang may sagot. So tama po si Kadante, ano? Maganda kasi may ordinansa dahil doon po siya mapupondohan. Pero hindi po kailangan ng ordinansa para i-roll out po to. Pero moving forward, kami po sa komisyon, meron kasing 10-year solid waste management plans yung mga LGUs. Inuumpisahan naman sa mga highly urbanized cities and municipalities. Mauuna po sila, may pilot na naginawa ang DNR. So, ang mangyayari po, itong pilot na to ay magiging gabay po sa mga ibang LGU kung paano po patatangguhin lang to. Which is nga yung una. Ito na nga po yung kay Kuya Dante, no, sir? Sila yung first. Oo. Pero yun na nga, kanila po ang nire-raise, di ba, partner? Dalawa yung important na nire-raise niya. Yung sana may ordinance. Kasi, like, kunyari, ako, honestly, isa ako ay doktor. Pero parang hindi ko, siguro hindi ko, hindi dahil I don't care. Sobrang busy na aking buhay, diba, na pumapasok sa ospital. Hindi ko na realize na ganun pang kalaki ang impact, no? Yung aking TV na dinidispose, yung aking mga lahat, refrigerator, lahat ng electronics, pati fluorescent light, ay hazardous, diba? So parang feeling ko, parang kulang din yung kampanya on the LGU level na ipaalam sa lahat ng homeowners, ito po kung kayo po ay magdi-dispose ng ganyan, ito po ay toxic, ito po ang epekto sa katawan, sa environment at sa katawan ng tao. Parang hindi ko yun naramdaman, honestly. At ako po ay taga Makati na, sir, ha? Hindi ko po yan na-feel. Oo, so paano pa yung ibang... Mas malala yung... So ito po yung lalabas na parang... so yun, so dalawa po yung ni-raise, yung ordinance at saka yung funding. Kasi mawawala na yung ano, kasi di ba parang pilots, ano siya, parang budgeted pa siya. Budgeted pa siya. Oh. So on their own, sinasabi niya, dahil sa dami ng... I guess kumikita sila dun sa pagbebenta ng mga nare-recycle. However, yes, pagdating sa toxic waste, para i-treat yon, para pag na-release, hindi nga magiging harmful. Mas mahal pa. Mas mahal pa. So ano po ang maaring ma-suggest nyo sa problemang yan, sir? Well, yung cost po for eventually treating or disposing, sending the hazardous component of the waste, no, for treatment, should be borne technically by the local government unit moving forward. Yung ginagawa po nila Kadante ngayon, it is just so that we will understand magkano po ba ang gastos para po maipadala yan doon sa mga facilities. So sa ngayon po, ang dapat po talaga sumagot niyan, LGU. Okay. So, pero kailangan nating mga grupo kagaya nila Kadante or mga MRF na magpa-facilitate po nito. Hindi naman po kasi lahat qualified na mag-manage ng hazardous waste. Kailangan po dumaan sa tamang training yan
para yung health risk and exposure ay makontrol po natin. Mm-hmm. So moving forward po, itong mga LGUs na to, lalo na ngayon, renewal na ng kanila mga 10-year plans, no? Mandatory na po sa kanila ang mag-develop ng hazardous waste management program. Okay. Either the LGU will do it themselves, at kung hindi nila alam kung paano gagawin, andito po yung mga grupo na kagaya nila kadante na tinulungan ng UNIDO dito sa Jeff Project na to, kung paano gagawin. So I think moving forward, siguro in the next 2 years, darating po yan. Ano? At ang sasagot po ng gastusin doon sa pag-treat, no, ng hazardous waste, eh local government unit po. Sa kabahayan lang po to, no? Hindi, yes, kasama ang commercial industrial. Correct. Sir, sa part po ng komisyon, hanggang saan po yung pwede nating maitulong sa kampanyang ito? Mm-hmm. Okay, sa ngayon po minamandato namin, ano, kasi nung araw po it's an issue of hindi alam kung paano gagawin. Mm-hmm. At walang gumagawa. So with the UNIDO project, na alam na natin kung paano gawin, na pag-aralan na, may pilot na. So it's a question now of rolling it out. Gaano katagal, sir, bumuo ng isang TSD? Sa sample natin sa Caloocan na nakapaggawa sila ng 2019, ano ba, kaya ba ng LGU, lahat ng LGU yeah ng nga, Pilipinas? To put up or, their own. Correct. Or should it be provincial level, regional level? Ano yung ideal, Vice Chairman? Sa highly urbanized cities, no, kailangan po mag-umpisa siya sa local government. Mm-hmm. Kasi may resources naman po yung local government, may pera po sila. So ang sinasabi natin, at the minimum, kailangan meron pong isang centralized hazardous waste recovery facility. Infrastructure. So doon po gagawin yung TSD. Mm-hmm. Per LGU yan, Vice Chair. Per LGU. Napakabigat talaga ng responsibilidad ng LGU pala dito, doktora, no? Ay, ang basura po kasi hawak po ng LGU. Correct. Oo. Pero tama, kasi bakit mo, I mean, 2%, ano yun sa stats, no? 2% of the solid waste ang is electronic waste. Correct. Pero considered yung ating electronic waste, 70% of that as hazardous. So I guess it's a, ano, it's a concern, di po ba, sir? Dapat ay bigyan tuon ng ating mga LGU yan, di ba? Pagdating naman po naman doon sa mga low-income class, mga second, third, fourth, fifth, sixth class po ni sa municipalities, ang nakikita po natin, kailangan po ng tulong ng probinsya or ng nasyonal. Correct. Hindi po nila kakayanin kasi kulang po sila ng pondo. If mandatory siya, Vice Chair, may penalty ba yung LGU na hindi makaka-comply sa facility na ganito? Opo. Una po, hindi po namin aaprubahan yung 10-year plan nila kung hindi po sila magkaroon ng hazardous waste management program for e-waste coming from households. Mm. So yun po yung gagawin namin. Pagka po hindi sila nagpa-approve ng plano, ay ma-ombudsman po sila kasi mandato po ng batas yun. That's the carrot and stick approach that we are trying to do, no? Mm-mm. And hindi na sila pwedeng gumawa ng excuse ngayon kasi may mga grupo na kagaya nila kadante na ginawa na eh. So mm-mm, sila pwedeng magturo. Mm-mm. Nung araw po kasi, wala talaga. At tama po, 20 plus years, hindi alam ng LGU kung anong gagawin. Oo, grabe, no? Kulang tayo sa infrastructure, kulang tayo sa resources. Oo. Sa ngayon po, nandun na. Ang lakas-lakas pa naman natin bumili ng gadgets, diba? At ng mga electronics, no? I'm sure, ano, yep, si Sir, bago rin ang bago yung cellphone. Lahat tayo. Ang daling kumuha ng lahat tayo ay gadget. Nagko-contribute dito. Correct. Sa electronic waste. Sir, ano naman po ang masasabi niyo doon sa ano, yung pagkakaroon ng ano to, yung producer responsibility for electronics para accountable po yung mga manufacturers sa kanilang mga produkto? Well, we fully support that. Ano? Maybe I'll take it from a perspective of the government as part of the Solid Waste Commission. Okay. Kasi galing po ako ng private sector eh. Okay. Medyo dalawa po yung sombrero na suit natin. Ngayon, from the government side,
hindi po kaya ng gobyerno ang hazardous waste na sila lang. Mm-hmm. Lalo na pag pumunta tayo sa mga maliliit na probinsya, mm-hmm. hindi nila kaya yan. So the extended producer's responsibility will make whoever sells that electronic gadget should accountable for the recovery and correct treatment of the same. Mm-hmm. Okay, suportado po namin yan. Mm-hmm. Kailangan lang po i-address natin yung mga binibili sa mga gray market, hindi dumaan sa mga, ano yan, mahirap bantayan po yan. So yan po yung isang dapat i-plug natin na lumpur, no? So may EPR na po, inumpisan lang po ng legislation natin sa plastics, mm-hmm. pero susunod na po yung ibang materyales, nakalatag na po yan. Well, we're hoping na isunod na yung electronic waste dahil it can be very hazardous and other type of materials. Mm-mm. Correct, kasi napag-usapan na rin po namin, sir, na yung sa plastic. Meron tayong extended producer responsibility. So, inuumpisa na yung mga nagbebenta ng mga shampoo, sila rin na nangungulikta nitong mga basura nila. Kumbaga, benta mo, kolektahin mo yung basura mo. Correct. Tama, no? Mas matindi yung responsibilidad nila. Yeah, so sir, yan po ay sabi mo susunod pa lang. So, wala pa ho tayong nagagawa for that. Pagdating sa electronics, wala pa ho, totally? Wala pa po. It needs legislation to make it mandatory. Mm-hmm. Ginawa na po ng DENR dati yan, nagiging challenge kasi pagka nagiging voluntary, napakahirap. Mm-hmm. Daming sumasakay lang. So kailangan po mandato ng batas, mm-hmm. kailangan po lahat all in. Basta't nagbenta ka ng isang pirasong baterya na penlight, kolektahin kasama mo yan. Uh-huh. 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 And then hindi naman po naka-design yung ating batas na kung ikaw naglagay sa market, ikaw ang kailangan kumolekta. Mm-hmm. Yung model po natin ng EPR, pwede pong ako naglagay sa market, si Kadante po ang nagkokolekta, babayaran ko siya. Ah. Then that addresses the issue of Kadante funding. Funding. Correct. That's the whole principle behind that. Paano sir kung ako ay distributor lang pero hindi ako manufacturer kasi kunyari abroad siya? Paano po yung ganyang ano? Sino po ang responsible doon sa produkto? The distributor or importer should be the one to do it. Okay. Nasa batas po din ng plastic yan. It's either the brand owner, and if it is an imported product, it is the distributor. Or if the brand is small, it's the local manufacturer. If the local manufacturer is big. Oo, grabe pala problema. Medyo komplikado po. Oo nga. So, kailangan ng legislation. Sana ay nakikinig ang ilan sa ating mga mambabatas, no, Franco? And even to the LGU level. Oo. Doon may implement lalo. Oo. Lalo na sa mga syudad, no, na madaming ang electronics. Wag na natin antayin. Kung nagagawa sa Caloocan, nagagawa sa Malabon at sa kasing layo ng Baguio City, sa pondo naman po na inyo pong nakukuha, I mean with your funds, no, I'm sure makakagawa kayo ng paraan, di ba? So yun ang ating hope, di ba? Okay sir, so ano pa ho ang inyo pong ano pa ho ang mga pwedeng yung ipayo kay Sir Dante, sir? Well, I think sa ngayon, no, may mga LGUs naman willing to do it. Eh. So if you partner with LGUs, I am sure that the LGU who wants to protect the environment will have a local ordinance that enables them to fund okay. the expenses for management of hazardous waste, which in the first place, eh, nasa mandato po nila at responsibilidad po nila. Agree. Sir, siguro malaking tulong if makipag-coordinate tayo sa DILG to encourage the LGU to create an ordinance para mabigyan sila ng seal of good governance, ano? Motivation baga? Oh, kasi community-based sila. Oo. Oo. Sir, kaya niyo ba silang masuportahan that way? Kahit endorsement or pero actually nasa ano naman siya, it's a DNR pilot study, so I'm sure they will tap the LGU. Hindi po ba, sir? Yeah, the DILG is the part of the commission, mm-hmm. so wala ho problema, we can roll it out. So okay. Kailangan lang po natin from a policy perspective balansihin po yung kakayanan ng LGU
yung podong pwede niyang ilaan at saka kung paano niya gagawin. And I think yung readiness andyan na. Kaya very soon po, siguro baka next year po, maumpisa na yung programa ng bawat LGU. At least mag-umpisa tayo dito sa Metro Manila at saka dito sa mga highly urbanized. Oo nga. Okay. So, maraming maraming salamat, sir. Sasabihin ko sana, paano ba yung kampanya niyan, no? Kasi ako from grade school to high school, naturuan lang ako dun sa black, green, yellow. Correct. Dapat pala may ibang, For e-waste, no? Talagang kasali sa mga ating basura. Correct. Oo. Sir, paano yung color code, okay. Ma'am, yung color coding may, po natin. Uh-oh. Yung dilaw po, pang medical waste yan. Oo nga, pang ospital kasi aking... ang setting nito. Ang setting ko. yung green po, for bio. Okay. Yung black. Blue, recyclable. Oh, blue, recyclable. Yung black is for disposal. Oo. Yellow is medical, infectious. That's correct. And red po. Red ang hazardous. Ah. Classified as hazardous. So, classified as red, sir. Okay, kung may nakikinig sa inyong mga may-ari ng mga junk shop, sir. Yan na nga, kasali sa mga solid waste ang yung collector. Ano po ang masasabi ninyo sa kanila kapag nakatanggap sila ng electronic waste? Well, ang junk shop po, pagka matinong junk shop, hindi po tatanggap ng electronic waste dahil pinagbabawal po na tumanggap sila dahil po wala silang lisensya. Kailangan po nila kumuha ng... At kung tatanggap naman sila, wala hong issue yan. Pwede ho silang i-train para i-manage yan properly. Pero kailangan lang po, kumuha po sila ng permit, TSD permit, galing sa DNR. Kung hindi po, mahuhuli sila. Mabigat po ang penalty. Okay. Sir, aking huling panawagan po sa inyo bilang isang doktor. Number one, sana po ay... maset natin yung parang general standard training, yep. Hindi po ba? Sa mga mambabaklas, di ba? Na para it's done also safely, di ba? Kasi meron din pong hazardous to their health pag sila po ang gagawa nito. And their protection, sir, para hindi ho sila, kasi may exposure din sila, di ba? E kawawa naman yung ating mga magtatrabaho sa ating mga treatment, storage, and disposal facility nitong mga electronic waste. Tama. Alam ko po, yung itong UNIDO project, magde-develop ng manual yan, okay. To guide the, how to, not only to dismantle the whole program, okay. How do you set up a TSD facility, okay. Okay. How do you, comprehensive po siya. And the protection ng mga workers nila doon. Okay, so that's good news. Okay, so maraming salamat po, sir. Sa pagsali po ninyo sa aming huntahan kahit po Linggo. Natutuwa akong kayo po ay naka-color green. Dahil makakalikas ang araw ngayon. So thank you po, sir. Yan po si Mr. Crispian Lau, ang ating pong Vice Chairman ng National Solid Waste Management Commission. Okay, salamat, so tayo, sir. Po muna ay magko-commercial at sa ating pong pagbabalik, sino ang magiging next ating panauhin? Makakasama natin, Doktora, si Sir Tony Dizon, suking-suki ng Teleradyo. Okay. Siya ay campaigner ng Ban Toxics at Eco Waste Coalition. Sa pagbabalik yan ng... Connect ka dyan! Nagbabalik po ang Connect Ka Dyan. Nako, ikaw talaga, darling. Yeah, nagbabalik po ang Connect Ka Dyan at nagiging exciting po ang ating usapin. Ay ba, akala ko, trade na ako sa aming ospital. Ang nakikita ko sa trash can ay yellow, tama yan, infectious, is black, at saka yung green. Okay. So meron pa palang red, no, for toxic waste. So yun po ay paalala sa ating lahat. That's why the show is very educational. Basta pag mga baterya, lahat ng mga electronic, ito po ay may kaakibat na toxicity pag binato mo ito sa environment, no? So dapat po sa red trash can at hindi sa mga junk shop na sila pwede tumanggap nito. May tamang disposal ng electronic so, waste. So good news, meron tayong mga treatment, storage, and disposal facilities na po sa ating bansa. So tatlo na pwede yung padalhan po niyan pagdating po sa electronics ninyo. Ito po ay nasa Caloocan, Malabon, and Baguio. Puro nasa north. Oo nga. But you know, eventually nga, sabi nga po ni Sir, no? Ni Sir Crispian Lau, na ito po ay ating pilot study. Gumagawa na po ng hakbang ating gobyerno. Tayo po ay nag
pag-aaral kung ano pong mga, kumbaga magkakaroon ng manual, no? How to run this para hopefully lahat po ng LGU, lalo na yung mga syudad, urbanized cities ay magkakaroon nito, no? For to avoid the ano. So go, sino ang ating next guest? At kaugnay niyan, Doktora Luisa, makakasama natin sa Zoom si Sir Antonio Tony Dizon, campaigner ng Ban Toxics. Magandang hapon po, Sir Tony. Franco Reyes po, kasama si Doktora Luisa. Hi, Sir Tony. Hello, Doktora Luisa. Hello, Franco. Hi, sir. Nagkita rin tayo. Puro ng text-text. Magandang hapon po sa lahat. Magandang hapon, sir. Unang tanong namin, sir, gaano kalala yung ano, realidad? Gaano kalala ang e-waste sa Pilipinas? Maganda yung tanong mo. Ang babasihan na lang natin ay yung bagong nilabas na Global E-Waste Monitor na pangatlo ang Pilipinas, especially in Asia, sa may pinakamataas na bilang ng mga e-waste dito sa atin. Umaabot ito ng halos 540 million kilograms, ganyan karami yung e-waste. So, ibig sabihin talagang sa bawat isang Pilipino o isang tao dito sa atin ay merong mga 4 hanggang 5 kilo kagad ng waste mula dito sa electronic and electrical devices. Kaya isipin na lang natin, no? Maraming mga bata, halos 1-2 cellphone na kagad ang kanilang ginagamit. Sa miyembro na sa loob ng bahay ay sobrang dami ng mga devices, halos lahat gusto push button type na, no? Maraming bombilya, maraming television, sa isang household ay posibleng 2 or 3 pa ang mga television. So talagang continuous, patuloy yung pagtaas ng volume ng e-waste, lalong-lalo na dito sa ating bansa. Doon sa opening namin ni Doktora Luisa kanina, Sir Tony, binanggit niya yung medical, physiological effects, hazard ng e-waste. Sa inyo naman, Sir, ano naman yung environmental impact nito sa kalikasan, sa kapaligiran po natin? Papasalamat nga ako, kasama natin si Kuya Dante, kung tawagin natin. Kilala din naman po nila ako dahil galing din man ako po ako doon sa kanilang grupo. Ganun din, papasalamat ako. Nakita ko si Commissioner Lau. Matagal-tagal na rin tayong hindi nakita, nakikita. So dito sa e-waste kasi ano to ang kategorya nga nito ay halos 6,000 type of chemicals ang meron dito. At meron dito at kabilang doon yung mga pwedeng kasama sa tinatawag na hazardous talaga. So, ibig sabihin, may pinsala ito hindi lang sa kalusugan, kundi maging sa ating kalikasan. Ang binabanggit ko dyan, yung lead na sinasabi kanina, idagdag na natin yung cadmium, yung mercury, binanggit din ni Kuya Dante kanina, hexavalent chromium, at ito nga, yung isang isa sa binabantayan ay yung itong mga flame retardants, no? Brominated flame retardants na makikita doon sa as component dito sa mga electronic and electrical devices. Siguro, dagdagan ko lang ng kaunti, bukod kasi dito sa mga kilala natin kagad na mga television, cellphones, etc. Kasama din dito rin yung lahat ng any battery operated, electrically ginagamitan ng kuryente. Sa Global Monitor report na ginawa ng UNITAR, kabilang po pati manging laruan. Ang kategorya po nito kagad ay e-waste, especially kung battery operated siya or ginagamitan ng any electrical. Kasama din po ito. So kaya ganun karami, no? Bukod dun sa mga kilaalam po natin na mga electronic and electrical devices, especially sa loob ng bahay, pati yung mga ultimo na mga simpleng ang isa sa pinakamarami na napapansin natin ay itong mga earphone na halos mabibili mo na lang ng napakamura. Mm-hmm. Kabilang din po ito. Pinakamadali po ito na ma-dispose. Kaya kumbaga sobrang dami, especially yung patuloy na pagpasok ng mga iba't ibang mga produktong electronic or electrical dito sa ating bansa. Mm-hmm. Pero in general, basta kahit anong kagamitan, may kuryente, hindi ba po ba, yes, Kuya Tony? Yes. Ayan. Okay, Kuya Tony, kayo po ay ika-cut ko muna sandali. Meron lang po tayong 3 o'clock prayer. Kailangan natin magdasal, magkagalit si Gerson.
at si Franco. Hindi, magdadasal po tayo. So dyan lang po kayo, babalikan ko po kayo, Kuya Tony. Magbabalik po ang Connect, Connect ka dyan. Nagbabalik po ang Connect ka dyan. Nako Franco, napakabilis ng oras. Ano, akala mo ang haba ng dalawang oras na huntahan. Kulang. Akala ko, mapapagod ako sa 2 hours, Doc. Hindi. Sa sobrang daldal ko, daldal mo, naubos ang oras. But anyway, okay. So meron pa po tayong tatlong panauhin. Okay, so medyo i-wrap up po natin si Kuya Tony, ating pong campaigner sa Ban Toxics. Okay, so Kuya Tony, so all in all, ano pa ho yung mga importanteng gusto nyong banggitin besides yung mga nabanggit na natin na toxic waste na nakukuha po dito sa electronic waste, at ano po yung pinaka, ano pong mga paalala nyo na forget na akala nila ay hindi electronic, alam mo yun, tama yung earphones doon kasali, no? So lahat tsaka to, toys ano, pala, toys din pala. Okay, and anong pinakahuli mong mensahe, no, for all of us? Unang-una, Doktora and Franco, ang challenge kasi dito talagang kailangan pa rin talaga ng awareness, kamulatan ng ating mga kababayan patungkol nga dito sa mga devices or any electronic, electrical equipment na ginagamit nila. Sa ibang bansa kasi medyo stricto talaga, no? Meron tinatawag kasi na restriction on hazardous substances. Ibig sabihin, yung isang produkto na electronic, electrical, bago mo ibenta yan doon sa bansa na yon, dapat ay nasuri na siya at na-consider, na check na nila kung ito ay may mga toxic chemicals pa na gawa. Ang problema po dito sa atin, yan yung medyo limitado tayo. Kaya po patuloy tayo na nakakakita ng ilang mga presence ng toxic chemicals sa ilang mga electronic, electrical equipment or devices dito sa atin. Sana meron tayong ganon, na ganong klaseng paghihigpit. Meron po tayong batas, tama po yun, matagal na nga eh. Dalawa po yan, yung Republic Act 9003 na binanggit kanina ni Commissioner Lau. And at the same time, meron pang isa pa, no, yung Republic Act 6969, na kung saan halos yung kategorya po ng e-waste ay dito binabalangkas o pinag-uusapan. Maganda yung binanggit po ni Sir Dante kanina, at yan nga po rin yung isa rin sa ating gustong ipursige, na talagang mas palawakin pa yung ganitong klaseng impormasyon, and at the same time facility. Alam ko marami tayong mga TSD facilities na registered to handle e-waste, pero pagdating po sa community, yun po yung medyo kakulangan. Kasi halimbawa na lamang, ako po ba, meron po akong equipment, pupunta pa po ba ako ng Caloocan para po magdala nitong aking mga busted or discarded na mga electronic, electrical equipment. Baka pwedeng makipag-coordinate na lang ako with our barangay para sila na lang. So maganda po yung ganong programa or plano kung sakaling matuloy yun, dahil mas mapapalapit. Nagpapasalamat nga tayo. May mga ilang mga malls, kilalang malls dito sa atin na may ganong klaseng effort, no? Yung inyong e-waste, i-drop off nyo na lang dito. So yung collection system, kailangan po talaga itong ayusin para po mas madali. Pero yun po ay sa bahagi po ng disposal. Ang lagi pong nakakalimutan pag pinag-uusapan po yung e-waste ay yung production. Sa totoo lang po, sobrang dami kasi. So, kumbaga, kung gusto pa po nating malesen yung ating e-waste, bawasan mo talaga yung production. At yan nga po pumapasok yung kakaroon po ng talagang mahigpit, stricto na regulation dito sa ating bansa para yung mga papasok na ganito pong mga electronic and electrical devices, dapat po ay nagko-comply dun sa tinatawag na restriction on hazardous substances. Otherwise, makakakita pa rin po tayo ng presence ng mga toxic chemicals dito. Ikalawa po, sa concern na ng ban toxics, ay dito po pumapasok yung binabanggit ni Commissioner Lau na extended producer's responsibility. Mm-hmm. Nagpapasalamat tayo, may proyekto po ang DNR, dito nga po kina Kuya Dante, para po talagang mapangasiwaan. Yun po sa disposal side yon. Pero pagdating po sa production, yan po yung medyo limitado tayo. And then of course, kailangan po talaga natin ng
suporta mula po dun sa mga private companies. Mm-hmm. Sa ibang bansa po kasi, meron po silang tinatawag na take back program. Mm-hmm. Pag na-busted na po, nasira na po yung iyong gamit, tawag mo lang po sa kanila, kukolektahin na nila. Sana magawa yan, no? Sa ating bansa. Opo, opo, wala pa po niyan dito. Sa totoo lang po, bilang isang consumer, kasama po actually yung waste management dun sa binabayaran po natin. Mm-hmm. So therefore, talagang may obligation po talaga yung mga companies para i-take back itong mga binenta nila na devices na okay. Busted. Dahil nga po, sila rin po kasi yung merong kakayanan para po maiwasan na nga yung tinatawag na informal dismantling. Correct. Na nangyayari dito sa ating bansa. Saka alam nila kung dalawang... Okay, tama po yan. Saka alam nila kung saan galing yung mga toxic waste doon sa kanila. Exactly po. Sila rin po yung may gawa niyan. Alam po nila kung ano yung mga parts na ginamit nila diyan at kung meron man po mga toxic chemicals diyan, alam din naman din po nila 'yan. Okay, so maraming salamat po Sir Tony, no. Yan po si Mr. Antonio Tony Dizon, ang ating pong campaigner Ban Toxic. So maraming salamat sa iyong patuloy na pagpapaalala sa ating pong mga kaserbisyo ng mga toxicity nitong mga ating mga produktong binibili dahil nga bumabalik yan sa ating katawan. No, tayo rin po ang magsasuffer. Okay, so ang susunod po nating panauhin ay si Jake Aniel Impreso. Siya po ay isang accredited pollution control officer of HMR EnviroCycle Philippines. Hi, sir. Sir Jake? Nandiyan ba siya, Gerson? Sir Jake? Magandang hapon po, Sir Jake. Hello po, magandang hapon po. Ayan, okay. So pwede mo lang, ito bang inyong HMR EnviroCycle Philippines? This is a commercial, tama ba ito? Pagkakaintindi ko na TSD? Yes po, this is TSD facilities po, yung HMR EnviroCycle. Private ano po natin siya. Okay, so private. Kasi yung kanina yung binabanggit natin, since 2019, government tatlo pa lang ang naitatayo. Correct. Okay, kailan kayo na umpisahan? HMR EnviroCycle was established 2003. HMR EnviroCycle Philippines Inc. is the Philippine first and only full-service environmental friendly processor of ITED or IT and electrical equipments. Dito po ginagawa sa amin yung refurbishment and destruction services. EnviroCycle has been in industry for 20 years of service commitment to its clients po. Okay, so parang tama, no? Kausap ko si Franco, nakita yung HMR na parang tindahan, no? Nagbebenta sila ng mga refurbished, tama ba Sir Jake, electronic goods. HMR EnviroCycle have affiliates that connect with the HMR po. Kumbaga, families din po ng HMR. Mm-hmm. Yes po, madami po kayong nakikita mga retail companies po na HMR. However, si EnviroCycle po is the sustainability or recycling registered treatment, storage, and disposal facilities po. Of electronics. Transporter. Registered din po for the hazardous waste. Pero yung mga home appliances yan na kinukuha niya rin? Yes po ma'am. Actually all hazardous waste type po ng mga governments, mga schools or mga private sectors, mga industrials, yes po kinukuha po namin. Okay. And then nire-register po namin. May mga programs din naman po kami. Okay, May bayad to, sir. Kung kukunin nyo sa amin yung materials, may balik sa consumer or dun sa partner ninyo? If the program po kasi na magkoconnect kami with the government, we have po na mga programs na nakasete lang po doon. Kumbaga may mga projects na naglalagay kami ng centralized na MRF or kung yun nga po yung tawagin natin kanina, na-discuss kanina, na meron kaming program na binababa po for the government na
may mga bins and secondary containment kami na pinaglalagyan or proper bin for the all hazardous waste type po. So ang galing, no? Since 2003 pa kayo, nauna pa kayo sa gobyerno. Okay, so gusto ko lang malaman, ano ang ano dito? Ano ba ito? So, kasi since hindi ka, this is private and this is commercial, hindi po ba? Gusto ko lang malaman, paano po ang, how do you earn from it? Ito pong sa, though nakakatulong kayo sa environment, no? At saka ngayon sa pagbigay solusyon sa electronic waste, ano ang, how do you earn from this whole business? As discussed nga po kanina, HMR EnviroCycle is a refurbishment and ang pinaka ano namin is ang pinaka goal or visions namin is a one stop shop po si HMR EnviroCycle. So parang inaayos niyo yung mga tapos pag naayos ibinebenta niyo as second hand, tama ba? Yes po. Kumbaga nila ibigay lang ng second life. Iyan po yung pinaka-goal namin to reduce e-waste na matapon yung mismong mga e-waste and other hazardous waste na ay Kasi so po, ang HMR po is zero waste into landfill ko tayo. Refurbish. So parang sa akin, wala na siyang silbi. Pero sa kanila, they'll give life back to it. Okay, so good. So, we give second life. Second life. Tapos yun po yung binibenta po ninyo. Tama po, no? Okay, na electronics. Okay, so good naman na pwedeng dalhin sa inyo. Tapos kayo nang bahala. Parang ganon, hindi walang matatanggap yung ating mga kaserbisyong magdadara sa inyong center? Actually, ma'am, we have plans naman po na makipag-connect in all governments. Ayan po yung mga programs namin. And then maglalagay lang kami per governments or pinaka per area, school establishments, mga kung ano pa pong other type of ano natin sa mga public sectors. Maglalagay kami ng bins and kumukuha kami, ma'am, ng mga contact persons to inform us kung ready to collect na ba yung mismong bins. And then kami na po yung magta-transport din kasi si HMR EnviroCycle is registered for the government being transporter. Hindi, ang tanong ko, which is tanong rin ni Franco kanina, is kung pagbigay ko ba ng appliance, makakatanggap. Alam mo yung parang nagdala ka sa junk shop, ikaw yung tamang junk shop ikaw yung tama. Kasi hindi pwede sa ordinaryong junk shop kasi ikaw ay may lisensya to accept electronic waste. So pag dinala ko ba sa'yo, ay may matatanggap akong parang pera? For that, maybe not. Wala. I'm not the right person to answer that. No. Pero, so you're not accepted. Wala kayo na ibibigay. Yun lang gusto kong malaman. Walang matatanggap. Okay lang naman kasi nakakatulong naman ho kayo sa sa electronic waste nga. So walang matatanggap. Yun lang gusto kong malaman. Wala. Meron naman, ma'am, may mga tokens na naibibigay. Pero may tokens. Okay. Or material din okay, po. Sir Jake, saan kayo matatagpuan? Para kasi madami nanonood nakikinig sa atin. I'm sure kasi medyo malayo si Caloocan, Malabon at Baguio. Yes, saan kayo matatagpuan para dalhan ng mga electronic waste nila? If the area is po namin, we have po doon sa mga other HMR areas po. Pero ang pinaka-EnviroCycle po or yung TSD facilities po namin is nasa Laguna area sa May Kalamba, Canlubang. Okay. So nandun yung pinaka-TSD. Pero sinasabi mo, doon sa mga HMR na tindahan, yung tama po ba? Shop. Yung retail shop, meron doon lugar na pwedeng dalhan. Po. Tama po? Yes po, may mga bin cart po na pwede din pagdaan. Kung mga household items lang naman, bin, okay. Pwede. Okay, so that's good news. Oh. Malapit yan, sa akin may nakikita ko eh. Sa may Pioneer, sa may Mandaluyong nadadaanan ko. Okay, so thank you Jake. Whatever it is, no? Sabi nga ni Kuya Dante kanina, it's not the monetary. Correct. Hindi ho yung perang makukuha nyo. Huwag nyo na hong pagkakitaan yan. Kasi problema yan eh. Pag hindi, number one, nasa batas, huwag nyo itapon kung saan-saan. Hindi po ito pwedeng tanggapin ng kahit anong junk shop. So bawat being a responsible citizen, ayaw yung magkasakit ang lahat sa atin, no? Lahat ng ating mga buntis, sa ating mga kabataan.
dahil kawawa naman sila, abnormal, magkakaroon ng problem sa kanilang utak, no? Lahat. Yung kanilang, parang hindi na healthy baby yung lalabas. For being responsible, ito po may mga tumatanggap katulad po ng HMR EnviroCycle Philippines. Sa kanila pong mga tindahan ay tatanggapin yung mga inyo pong old electronics, no? So, yan po for ay proper disposal. For proper disposal. Okay, so maraming salamat, Mr. Jake. Yan po si Mr. Jake Impreso. Okay, so ito ang ating last two guests, no? Partner. Sige, ito, pa. Maganda rin marinig ang kwento nila. Doktora, si Omar Kamay at si Clarence Alver de la Cruz ng The E-Waste Project. Ano ba tong The E-Waste Project, Omar and Clarence? Magandang hapon. Hello po, magandang hapon. Sige, kwentuhan mo kami ni Franco. Ayun po. So, ayun, magandang hapon po. Ang The E-Waste Project ay isang flagship project po ng UP Circuit. Kami po ay binubuo ng mga students from Electrical, Electronics, and Computer Engineering ng UP Diliman. Sinimulan po siya noong 2012 sa pamuno ni Ate Marta Isabel de Alino Ramirez, isa rin pong alumni ng UP Circuit. And ang goal po niya noon ay gawing household name ang e-waste. Katulad po nung meron tayong nabubulok at saka di nabubulok, meron din pong para sa e-waste. At paano natin ginagawa yun? Sino ba to? Si Omar ba to or si Clarence? Si Clarence po. Ayan, Clarence. Paano natin ginagawa yun, yung campaign na yun, na maging household name na yung e-waste? Opo. Ayan po, bali marami po kaming projects na ginagawa. Isa po dito ay yung educational campaign na ano po namin. Meron po kaming hinuhold ng mga webinars. Meron po kaming webinar na gagawin this July 20 at saka sa 27 po na open para sa lahat. Meron din po kaming collection drive na ginagawa this July 21 hanggang July 27 na nangongolekta po kami ng mga e-waste for donation. Tapos meron din po kami na kami po mismo pumupunta sa mga companies, communities para i-discuss po at saka masabi sa kanila yung kahalagahan po ng proper e-waste disposal. Alright. Tanong ko naman kay Omar, anong hugot nyo dito? Bakit nyo nilunsad yung e-waste project? And hello po. Sana rinig po ako. Bale, ang hugot, yung pinakang hugot namin bakit may ganitong project kasi as electrical and electronics engineering students, parte kami ng community na inline pagdating sa ganitong klase ng problem. Especially na yung mga tao ngayon nagiki-dependent na rin pagdating sa technology. And dumadami nang dumadami yung mga electrical and electronic waste na napupunta sa iba't ibang lugar dahil dun sa situation na yun. And ina-expect din na may ilang years from now na talagang papalo ng todo yung dami ng e-waste na mapupunta sa iba't ibang lugar, kaya kailangan meron talagang action na ginagawa para protektahan yung environment natin for that situation. So since 2012, ano na yung biggest accomplishment ng The E-Waste Project, Omar? Yes, for 2012, since 2012, sobrang dami na din ng parang naging accomplishment ng The E-Waste Project. Meron na kaming mga consortium sa iba't ibang lugar na inadapt yung system namin. And meron na ding mga iba't ibang companies na nahikayat namin na gawin and i-adapt yung system na na-develop namin for this project. And bukod pa po doon, every year tuloy-tuloy yung mga nagdo-donate sa amin ng e-waste and talagang mas madaming nare-reach namin na tao and nai-inform about sa kalagayan ng environment natin, specifically dito sa e-waste na medyo hindi masyadong nabibigyan pansin and wala masyadong specific or dedicated na mga mandates para protektahan yung environment natin for e-waste. Briefly lang, si Clarence naman, briefly, ano yung sistema nyo? Short but sweet, Clarence. Yung sistema ng dito sa project na to? Bali, kami po yung nagsiserve as link sa ating community at saka papunta sa mga industries or katulad po sa mga recyclers mismo, no? Kasi ang nangyayari po, parang kulang sa time, kulang sa oras, tas hindi po masyado informed yung ating mga consumers, and kami po yung nagbe-bridge doon.
So saan dinadala Clarence upon collection ng mga ano e-waste? Ayan po. Bali, una po, temporary store muna namin. Pero after po namin makakolekta lahat, meron po kaming mga partner recyclers. So, yung mga nabanggit din po kanina, mga naging partner recycler na po namin. And sila po yung nag-handle nung proper disposal nun. Sinisiguro po namin na PNR accredited sila para ma-guarantee po namin talaga na yung e-waste ay hindi babalik sa landfill at talaga pong properly madidispose. Okay, so ang ganda, no? Kasi ito po ay ating mga kabataan, di ba? Mga estudyante at na aware sila sa aware problema. Sila. Ito na yung ating mga Gen Z, I assume. Parang kamukha sa age ko. Parang, sasabihin ko, kamukhang kaedad ng anak ko eh. Ikaw naman, mga little older than Gen Z ka. But nevertheless, ito yung mga nagko-contribute, no? Aware sila. So tama lang yan. Sana ay Omar, no? At Clarence, patuloy mo yung campaign, di ba? Ako nga, natututo eh. Meron pa tayong Red Bean, di ba? So, patuloy ang kampanya through social media, di ba? Mag-grant kayo ng mga reels and all about the toxic waste na ating pong nalilikom dahil po sa electronic waste. At ano po ang hazardous effect po nito sa ating katawan at sa environment. So, yon. So, continue yung ginagawang mabuti, no? So, yan. So, paano kayo marireach Omar and Clarence, inyong organisasyon? Ayan po. Bali, for this, actually, ngayon pong July 21 to 27, nagkoconduct po kami ng aming week-long collection drive na nasa karamihan po ng drop-off points ay nasa UP campus sa Maydiliman. Makikita nyo po yung information na yun sa aming Facebook page, The E-Waste Project. And meron din po kaming isa pang drop-off point outside Quezon City sa May Manila naman po sa aming partner organization na Buddhist Chuchi Foundation sa May Santa Mesa. Yan. So yan. So good. Narinig natin po yan. No? Yan po si Omar Kamay. And Clarence Alverde de la Cruz, ating pong mga batang active, mga ating mga environment advocates, no? Yes. Mula po sa E-Waste Project. Yan po yung kanilang electronic waste collection and disposal. So good, pagpatuloy niya yan, good yan. Okay, so tayo po ay nagpapasalamat sa pagsama sa buong po kahit... Sa lahat ng mga naging guest natin, lalong-lalo na si Sir Dante, lista ng Kalookan. Actually, gusto ko na lang pa ba si Sir Dante? Before we go, Sir Dante, gusto ko lang ibigay po sa inyo itong pagkakataon. Anything else you want to say bago tayo matapos? Since kayo po ang kauna-unahang disposal, no? TSD ng electronic waste ng gobyerno. Kayo po yung pilot study. Anything else you want to say para marinig po kayo ng ating pong mga viewers? Malay mo, may nanonood naman babatas o LGU dyan po sa Caloocan. Hello, ma'am. Oh, yes. Go ahead, sir. Sige po. Yes. We're very thankful din po na napakinggan kami dito and ito pa mga kasama natin dito sa mga participants natin, yeah, and one way or another mga nakasama din po natin and we are one in the advocacy po, ano. So yun po siguro ang ano namin that lalo na for the government really at sa mga LGUs na magkaroon pa talaga ng mga ganitong klase na community-based TSD facilities. No? So, kailangan po talaga. Actually, yun man po din yung trust ng DNR Unido after po matapos yung project namin is ma-roll out pa talaga, madugtungan. And tama po nabanggit kanina ni Mr. Liao na before po matapos yung project ng Unido, meron po kaming toolkit na ilalabas, no, para sa mga LGUs for their guidance, ano po, para po pag naano nila, pwede nilang sundan yung toolkit na manual na meron po kami, no? And for the households, no, na yun po, na ma-realize talaga, kailangan pa talaga ng campaign really para ma-realize na yung na meron silang tinataglay na mga hazardous waste sa kanilang ano, sa kanilang kabahayan. And isang kampanya rin siguro na kailangan siguro ma-address natin na yung kanilang parang thinking na teka,
ito is babayaran, pag dinala ko ito sa ganito, babayaran ako, no? Mm-hmm. I think we should ano that, kailangan siguro matanggal na rin natin yon, ano, mm-hmm. na hindi ito, kumbaga, kailangan bayaran mo ako para ibigay ko sa'yo. Mm-hmm. Actually, nagtataglay ka ng lason. Correct. No? So, na dapat talaga, tinutulungan ka na nga na madispose. Correct. So, good sana. No? Okay. So, yan po si Mr. Dante Lista, ating pong Pollution Control Officer sa bagong Silang Treatment Storage and Disposal Facility, Caloocan. Alam mo, sir, masasabi ko lang, napakalaki po ng role ninyo since kayo po ang pilot study ng ating pong gobyerno dito po sa Pilipinas. No? So, I'm sure madami ko yung mga inputs na maibibigay. So, maraming salamat po sa inyo pong dedication, no? Na matulungan po ang ating bansa na hindi tayo mag-suffer from the toxic waste mula po sa electronic waste. Franco? Yes, maraming salamat po Sir Dante. Sa susunod po ulit, sana makasama namin kayo muli. Okay, so thank you partner Franco. Salamat Doc Luisa. Para hindi tayo overtime, huhulihin mo ako. Ayan, so yan po, so susunod na po ang aming kaibigan na si Owl Pass. Travel ni Owl ay susunod na. So happy Sunday everybody. Bye. Thank you. Thank you po. Bye-bye. Subscribe na sa Teleradyo Serbisyo YouTube channel.